kain lang ng kain dyan, Anton, ha? Kumuha ka lang dyan. Ito. Salamat, Tita Linda. Ma. Oo nga naman, Ma. Dapat yun ang tawag sa'yo ni Anton kasi ikakasal na kami. Pasensya na, Anton, ha. Medyo hindi lang ako sanay pa. Dapat masanay ka na, Ma, kasi dalawang linggo na lang, oh, ikakasal na kami. Excited ka na ba? Sobra. Dapat siguro mag-file ka na lang ng leave para hindi na tayo magka-problema sa schedule. Ayusin ko na yung schedule ko. Sige, pag may problema, sabihan mo lang ako, ha? Ayusin ko. Thanks, love. Ah, Ma, yung dress mo, ipapadala ko na lang dito. Malapit na daw po matapos. Kumaganda. Pag nakita mo, magugustuhan mo, bagay na bagay sa'yo. Sige. Eh, paano na lang ako, anak? Pag kasal na kayo ni Anton, hindi mag-isa na lang ako dito sa bahay. Pwede naman po kayong tumira kasama namin para hindi na kayo malungkot dito. Paano tong bahay? Sayang naman yung naipundar namin. Pwede naman po natin parentahan to. Para magkakasama po tayo, para mas masaya. Si Ate Amelia, sagutin ko lang, ah. Hello, Ate. Ma, umalis na si Anton. Bakit daw? Hindi sinabi. Marami nga pala siyang hindi sinasabi. Kagaya ng tungkol sa sindikato, pagkawala ng apo ko, pagpatay kay Bernie. Ano, itutuloy mo pa rin ba? E paano kung talagang totoong pinapapatay nila lahat ng mga kumakalaban sa kanila? Paano kung mabisto ka? Mas lalo silang makikinala kung bigla kong iaatras ang kasal. Kung totoo ang lahat ng hinala ni Eman tungkol sa pamilya nila, mas lalo kong dapat ituloy ito.